Kumalat na nga ngayon sa social media ang masamang balita para sa Tape Incorporated na pag-aari ng mga halos host dahil napapabalita na nga ngayon na malapit na tapusin ng Tape Inc. ang kanilang kontrata sa GMA 7 dahil sa patuloy na pagkalugi ng kanilang programa na Itbulaga. Magmula kasi nang umalis ang TVJ sa kanila at mag-resign ay wala pang isang linggo ay nalagasa na agad sila ng 5 milyon, at sa mga lumipas na linggo pa nga ay mas lalo pang lumaki ang nawala sa kanilang pera. Bukod sa pag-alis ng TVJ, ay isa rin sa mga dahilan ng kanilang pagkalugi ay ang pag-alis ng kanilang natitirang sponsors at pagpa-parifund ng binayad nitong pera sa Tape na hindi pa na-e-ere sa telebisyon. Isabay mo pa dito ang napakababang ratings nito na talaga nga naman na naka-apekto talaga sa kanila ng sobra-sobra, kaya naman para hindi na tuluyang malugi ng sobra at malubog sa pagkakautang ay baka tapusin na nila ang kanilang kontrata sa GMA 7 at baka hanggang katapusan na lang sila ng July e-ere sa telebisyon. Kinumpirma rin ito ng reliable source ng showbiz columnist Christy Firmin na siya naman idinetalya sa Showbiz Now na, ng kolumnista. Base pa sa naging ulat ni Christy kasama ang kapwa showbiz columnist na si Romel Chica. Ay tatapusin na daw ng Tape Inc. ang kanilang kontrata sa GMA 7 at sinabi din nila na baka hanggang end of July na lang ang New Itbulaga. At tuluyan na itong magsa-sign off, ang dahilan daw kasi ay halos said na daw ang pera ng mga halos host dahil zero sponsors na nga sila, sabayan pa ng napakababang ratings. Isang malaking pagkakamali din daw talaga ang ginawa nilang desisyon na pagpapaalis sa TVJ at Legit the Barkads. Ito daw ay isa sa pinakamaling desisyon ng mga halos host na hinding-hindi nila makakalimutan sa kanilang buhay. Dagdag pa ni Christy, ito na lang daw siguro ang pinakamagandang desisyon na gagawin nila upang hindi sila malugi ay ang bitawan na lang ang Itbulaga at ibigay na lang sa iba ang time slot at tapusin na lang ang kontrata sa GMA upang hindi na mabawasan pa ang kanilang pera na iniipit-ipit. Samantala, ayon naman sa nakalap naming impormasyon ay gusto ng Tape Incorporated na bawasan ang mga pasahod sa kanilang mga bagong host upang kahit papaano ay may salba nila ang Itbulaga. Base pa sa aming source ay gusto ng Tape Inc. na 50% ang ibawas na pasahod para sa mga host. Matatandaan naman na ininsulto ng mga halos host ang TVJ na matatanda na daw sila kaya mag-retired na lang sila. Well, tulad nga ng sinabi ng TVJ na hindi porket na may edad na sila ay hindi na sila pwedeng magbigay ng saya sa mga manunood. Ihalin tulad natin ang TVJ sa mga kilalang brand na Subok na at Original. Syempre kung ikaw ay isang customer at bibili ka, ay syempre dun ka sa Subok na at matagal na, na alam mong magtatagal hindi masisira agad at hindi malalaos. Kumpara mo sa bagong brand nga pero hindi naman kilala at wala pang napapatunayan, diba? Kaya malabo talaga ito tangkilikin ng mga tao. Ang TVJ kasi ay Subok na at marami nang napatunayan kaya nga maraming advertisers ang sumunod sa kanila, diba? Dahil nga Subok na ang kanilang kalidad. Kumpara natin sa bago nga pero hindi naman natin alam kung magtatagal ba o hindi.